Tuesday and welcome dito sa Pat Live. I'm JP, your host, and we have tonight ang leading man ng Loving Miss Bridget. We have Kelvin Miranda back on Pat Live. Hey, Kelvin! Hi guys, mga Pepsters. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. At maraming salamat sa inilaan yung oras ngayong gabi para makapagkwentuhan tayo, no? Makapagtambay saglit, pahinga ng konti. So, samahan niyo muna kami. Yes, ayan na ang ano mo, fans mo sa lalo na sa YouTube do kanina pa yata nag-aantay. So, meron na nagko-comment bago pa yung mismo live So, yun, hindi kasi welcome back dahil nung una naman nating Pep Live, my gosh, kasama si Mike. Grabe, ang saya-saya ng mga fans nito. Yeah. So, I'm sure nandito sila uli at inaabangan kung ano naman ang mga bago mong kwento ngayon, ano? Yun na nga. Yeah. Yun na nga ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Correct, yes. O, syempre para sa lahat ng Pepsters at fans, si Kelvin na nanonood sa atin tonight, mag-comment lang kayo dyan sa Facebook, YouTube at Kumu. At masaya na kayo ng virtual gifts para masasaya tayo. Syempre pwede nyo itanong kung ano mga gusto nyo malaman kay Kelvin ngayong gabi. Di ba natin natin kung ano ang magiging ano. Sige, isi-share ko lang din. Guys, isi-share ko po yung live namin. Okay, so, go yan. Minute, so, sige. Comment lang kayo dyan. Ito, sama rin. Ayun yan. Patinanag natin. Pero share lang yan. Habang nag-share si Kelvin, ayan, basahin na muna natin ang mga names ni Eliza Valmosena. Hello. Hi, Kuya Kelvs daw. Ayan, share ko lang. Ayan, ayan. Tapos para makita ko rin kung sino yung mga nanonood, no? Ayan. Correct. Nako. Oh, okay, so nakikita kayo ni Kelvin. Yes, and shout out kay Nino Berlizio. Tama ba? Ayan. Shout out din kay Maria Lorraine Garcia, Kelvin Nation, Kelvin Warriors, Mikel Lovers, Mikel Nation, sa Kelty Lovers. Ayan. Shout out sa inyong lahat dyan. Oh, ayan. Ang cute naman, meron ng Kelty, ah. Tama ba na sa isip ko sa Kelty na yan? Ang galing. Nako, o dahil dyan, o tatanungin na natin kung ano yung Kelty na yan. Kasi meron na rin nag-comment dito si Angela A. Velasquez, kung malapit na ba yung Loving Miss Bridget? O so, Kelvin, kwentuhan mo naman kami. Ano ba ang ano? Ang ganda ng title nyo, parang very ano, nakaka-intriga, Loving Miss Bridget. So, bakit ba yon? Ano ang meron? O game? Kasi bago ang lahat, sisimulan ko muna sa character ko. Marcos Villarreal. Ako si Marcos Villarreal and I'm pre-med student. So nangangarap ako sa isa sa mga magiging doktor, no, ng mga kabataan. Ngunit ako ay pasaway na gaya ng mga generation ngayon, usually na nagiging defense mechanism yung ego, pride, pero nasa puso, alam nila yung nasa puso talaga nila, which is takot lang silang puntahan dahil nga dun sa nagiging race ng mga kabataan na nagpapagalingan, na nagpapataasan, which is wrong. So, yun yung character ni Marcos, na kahit sa parents niya, may mga times na nawawala siya sa wisyo, at hanggang sa school. So, ayun. Konting kwento, konting background lang at nagkakilala kami before ni Bridget sa bakasyonan at hindi namin in-expect na magkikita kami ulit sa school at siya pala ay ang aking guidance counselor. So, that's it. Ako, so doon na papasok ang conflict kasi may factor na ano, guidance counselor pala. Ayun pala. So, ayan. Nakikita niyo naman. Nasa eskwelahan ng aming setup, talagang, ayun oh, may patingin pa ako ng ganyan. Kaya nga eh. Stories from the heart. Nako, napakalapit na niyan. Kaabang-abang talaga. Kasi ako kahit binabasa ko yung script nito, mga ka-pepsters, and talagang exciting at medyo kakaiba yung role na ginampanan ko ngayon dito. Medyo offbeat siya sa totoong buhay, no? Kaya naman, syempre, nag-prepare. And nakaka-excite din katrabaho yung mga kasama ko rito dahil talaga namang mga dekalibre sila. So, hindi pa pwedeng ethics ka. So, ayun.
Correct. O, sisimula na nga natin yan. Siyempre, doon na agad sa ano, partner mo, di ba? Kaya nga nagkaroon ng Kelty. So, si Beauty yun. Gonzalez, this is her first project with ano, ano, GMA. And ikaw, agad, ang naging ano niya, partner. So, kamusta naman? Kamusta kayo ni Beauty? Okay kami ni Beauty, as in, maraming bagay kami na pagkakasunduan, lalo sa artworks. Yan, sa arts. Marami, music. Diyan pa lang, diyan una kami nagkasundo. Kasi mahilig ako nagpapatugtog sa set or sa standby area kapag break time. So, hey Kelvin, I like your ano music. So, parang okay, nagpalitan ng ideas and ng music playlist. Ayun, hanggang sa doon nag-start ng kwentuhan, share ng thoughts, ng insights, napag-uusapan yung mga eksena. Si Beauty, napaka professional niya nakakatrabaho, as in, very professional, wala akong masabi. Kahit sa time, sa lines, thinking actor talaga siya, as in, hindi siya madamot. So, coming from the ano no, success of The Lost Recipe, di ba? Tapos si Mikey ang partner mo, syempre medyo ano, ka-age mo, tapos biglang nung next na in-offer sa'yo, biglang, uy, Beauty Gonzalez. Parang, syempre alam naman natin yung kwento, may pagka-ano, di ba? Merong slightly different sa age. So, ano reaction mo nung nalaman mo na si Beauty ang magiging partner mo? Sa akin naman, mga Pepsters, wala naman ako, actually, isa sa mga reason kung bakit rin gusto ko rin gawin is gusto ko lang din naman ipaglaban yung salitang pagmamahal, no? Kasi yung salitang pagmamahal kasi parang ayun na siya eh. Hindi mo siya pwedeng i-define, hindi mo siya pwedeng explain, hindi mo siya pwedeng hanapin kung saan. Darating siya ng unexpected ng hindi mo talaga inihintay, di ba? Parang kahit nakaupo ko rito, kung darating siya, darating siya. Which is, yun ang gusto kong italakay na wala talaga sa edad kung sino man yung tao magmamahalan. Kasi, pwede ba yun? Parang, asan yung pagmamahal dun sa may definition, merong explanation, merong, diba? Parang, for me, in real life, wala talaga sa age yung pagmamahal eh. Kusa siyang darating ng hindi mo namamalayan. Ang ganda naman nun, yun. Oo, di mo mapipigilan. Once na naramdaman mo siya, automatically, madadrag ka niya papunta sa gusto mo mangyari. So, yun yung gusto kong, kaya tinanggap, isa sa mga reason kung ba't ko rin tinanggap yung Loving Miss Bridget. Dahil sa pagmamahal, which is nakakalimutan ng karamihan na puro ideal girl, ideal guy na parang nagkakaroon ng expectations sa mga individuals na maling nakasanayan. Parang dapat hindi ganun. Kalimutan natin yun. So parang focus din tayo sa mga pangarap natin, sa goals natin. And then yung love, kusa siya darating. Pas yung love na yun yung maghahanap para sa atin ng tamang tao. Nakas naman. Ang ganda naman. Hindi nakakatuwa rin na syempre parang ano, no? Yun ang naging consideration mo din to accept the role. Yung kumbaga. Kasi, di ba, usually pag tinanong ang tao or ang artist ko, bakit mo to tinanggap? Kasi para iangat yung craft. Ganyan. Ikaw parang more on a personal level yung hugot. Lahat naman. But lahat naman ng trabaho is personal for me. Kasi binamahal ko talaga lahat ng tinatanggap kong trabaho. At syempre, hindi biro, kailangan pagandaan. And isa sa mga reason kung bakit ko tinanggap yung Loving Miss Bridget, kasi iba rin yung takbo ng kwento eh. Which is kahit binabasa ko pa lang siya, naiintriga ako na parang, wait, parang ano susunod na mangyayari? Which is binabasa ko pa lang siya, apektado na ako. And na-excite ako sa mga eksena. So, gusto ko ikwento sa mga tao. Gusto ko makipag-collab sa director namin, si Direk Adolf Alex, at syempre yung leading lady ko na si Beauty Gonzalez. Gusto kong maikwento namin yung story na binigay sa amin ng maayos sa mga manonood. So, yun yung pinaka-main reason. Mm-hmm. Pero ito, for sure,
normal na tanong na to, no? Siyempre kasi yung una mong show was in ZTV or GMA News. Yes. On prime time. This time naman, nandito na sa main channel, pero on an afternoon slot. Tapos, first offering pa na ano, Stories from the Heart. So, kumbaga kayo ang magte-template kung ano ang magiging ano, performance ng time slot. So, medyo kinakabahan ka ba? Doon sa ano, may added pressure ba? Kasi coming, syempre, sa success ng afternoon prime, alam naman natin ang GMA pag panghapon. Napainom ng tubig si Kelvin, chat. sorry. Syempre, merong pressure yun. Di makawala dahil sa, syempre, yung expectations ng manonood, ng mga taong tatanggap ng inahain naming show sa GMA, no? Parang, lagi kasing sa akin, sinasanay ko yung sarili ko na ayoko ng comparison. Kasi once na nagko-compare ka, ikaw yung naglalagay at nagkukulong sa sarili mo eh. Parang kailangan. Parang ang dami mong iisipin, which is dun pumapasok yung anxiety. Siyempre, mapapabayaan natin yung mental health natin, which is yun yung pinaka-importante. So parang sa akin, kung nagawa ko ng maayos yung last show ko, parang okay, thankful ako, grateful ako na nagawa ko siya, na ikwento ko siya ng maayos. At ito, ang panibagong chance or opportunity para makapagkwento ulit ako sa mga sa masa. So sa akin, mas nagmamatter na ngayon yung kung paano ko mapapasaya yung mga manonood. At yung expectation syempre ng mga nagbigay sa akin ng opportunity, management, GMA, yung mga handler ko, saka yung manager ko, yan, syempre, na hindi nagsasawang supportahan ako sa mga gusto kong gawin sa buhay ko. Yes. Naho, very exciting. Ano? Hindi kasi, magbibigay din siya ng ibang timpla ha, sa afternoon. Kasi syempre, sanay tayo, di ba, sa afternoon slot. I mean, kahit saan naman yan na mas ang focus doon yung pag kung sino yung mag-aaway, magsasapakan, ito pa lang more on, ano talaga, ano, love story. Parang yes. Meron lang parang, age difference pero yon. Yes po. Ang pinagkaiba naman kasi dito is tinatalakay kasi talaga din ng Loving Miss Bridget yung pagiging immature to mature to mature. Kumbaga, yung development ng character ni Marcos at yung character development din ni Bridget anak pag nag-combine sila, ang daming knowledge and insights na mabubuo sa inyo. Ay, pwede pala yun. Parang, ayoo nga, no? Bakit ganun? So, parang, yun yung gusto namin talagang ilaban sa Loving Miss Bridget. Hindi lang yung pag-iibigan or yung pakikipag-agawan ng asawa or wala kaming ganun dito. So, parang, it's more on pagmamahal. Pagmamahal, acceptance, and yung paghawak natin sa mga pangarap natin, yun yung buod ng kung paano nabuo yung Loving Miss Bridget. Yes, ako, napakaganda naman at very exciting. Ano. Teka, ito na, syempre, isa sa mga gustong malaman ng mga viewers, no? Meron bang ano, may mangyayari ba mga konting ano, intimate scene siguro between you and Beauty? O pinaka ano na yung kissing scene, pinaka mahinhin na yun, pero meron bang ano, baka merong mas asking lang naman, no? Curious lang. Yes, meron. Kaya abangan nyo kung paano namin yung ginawa. Mm-hmm. O, ayan na, mga fans ni Kelvin. Ang mga Kelty. Oo, napakalapit na yan, mga kapepsters, mga kapuso. Dahil September 13 na po yan. Yan ang magpapainit sa inyo sa hapon. Yeah. Ay, nako, ayan na. Tagline pa lang, alam mo na ako ano ang kaganapan. Directed by Adolf Alex, ang aming director na napaka-tsaga at napaka-husay. Ayan. Mm-hmm. I'm sure, Kelvin, hindi ka muna mag-ano, no? Siyempre mag-spoil ko. Ano bang klaseng intimacy ang naipakita dun sa eksena niyong yun? Pero siguro paano na lang kayo nag-collaborate ni Beauty? Kumbaga, paano mo siya inalagaan din as a leading man? And then, yun nga, actually, first time yung magka-work. Actually, ang nakakatawa nga, isi-share ko lang ng konti. Kasi, the first time ko talaga gumawa ng mga ganito eksena. So parang, sobrang alalay nila sa akin, si Direk, yan, si Beauty. Okay, Kelvin, pwede mong gawin yung ganito. Pwede mong gawin yung ganyan. Okay, so parang, ako naman, syempre, first time ko talaga siyang gawin. Parang, yung awkwardness, parang hindi pa tinatanggap
yung pagkatao na, wait, makamirami na ano, parang, tara! Nahihiya ako sobra. So parang, andyan sila to support me, to guide me every time na meron kaming scene together. So yun yung collaboration na feeling ko na makikita naman nila na hindi naman kabastos-bastos, pero with love. Ayo, yun naman ang ano, maganda. O sabi ni Erica Tupas, oh, spoil mo na tol, konti, ha ha ha, ang tindi. Merong ano, tapos merong tatlong fire emoji. So, yung first day one namin for sure, makikita nyo kung paano namin kukwentong simula. Fairness, day one pa lang ah. Paano ka nag-prepare for sa sarili mo bilang yun nga, first time mong gawin yung ganitong scene? I mean, physically ba may preparation na kinailangan kang gawin? Or syempre emotionally and mentally, meron talaga. Meron talaga. So parang, nung una kasi parang 2 weeks ako nakapag-prepare sa ano, sa physicality ko. Parang, wait, may mga ano daw ako doon eh. May mga topless. So parang, medyo doon ako na pressure sa point na yun. Syempre, mentally and emotionally, ano na yun eh, ongoing na yun eh. Parang mangyayari na siya during the scene habang nandun na kayo sa lock-in. Pero may certain preparation ka pa rin for yourself para ma-ready ka sa mga bagay na gagawin mo sa pagkukwento. O ayan, hindi daw kinaya ni Maria Lorraine Garcia ang topless. Ayun wait na lang, wala pa nga. Gusto nyo na, wait lang, oh, nagpa-sample na. Ready ba si Kelvin? Dapat pala yun ang pinagawa naming ipapagawa naming challenge sa'yo. Charing. Hindi na, sige, abangan na natin yan sa Monday. After nun, pwede na. Charing. Ayan o, oh, pa-reveal daw ng tattoo. Ano yun? Ah, yung tattoo mo. Mm-hmm. Eh, pero Kelvin, grabe o. Oh. Ah, makikita sa Loving Miss Bridget, lahat ng tattoo. Ah, ayan. Okay, o, oh, ayan na ang ano, reveal. Sa Loving Miss Bridget. Hindi, pero kaya hindi napansin ko kasi dito sa comments talaga natin, no? Mostly yung mga Mikel fans are present pa rin. And nakakatuwa na, yeah, ano, gabi ang support nila sa inyo kahit individual projects na. Actually, yun nga gusto kong pasalamatan ng mga taga-suporta namin na kahit separated kami ni Mikey ng trabaho and nandyan pa rin sila to support me. So, parang nakakatabaan yung puso na hanggang ngayon, eh, malawak ng kanilang pangunawa pagdating sa aming mga trabaho. Which is napaka, ano sa amin nun, napakalaking bagay na nalulungkot din naman kami na na magkaiwalay kami ng trabaho. Pero that's, ano eh, that's life na kailangan natin mag-explore and para may bago tayong matutunan. So, malay natin sa next project or sa ibang pagkakataon na kasama kami ulit, di ba? Parang mas exciting kasi magkikita kayo ulit. Correct. Nakakatuwa, no? Kaya maraming salamat sa supporters ng Mikel. And sobrang laking pasasalamat ko sa inyo. Ayan, sa Kelvin Warriors, Kelvin Nations. Ayan, dahil sa inyo, eh wala ako dito sa kinululuklukan ko kayo. Yes naman, ang ganda. Hindi kasi nakakatuwa dahil, di ba, yung walang comment na, uy, ganito lang, uy, ayaw namin yan because hindi kayo partner, ganyan. So, yun, may nakakatuwa. May mga natatanggap din akong ganun, which is naiintindihan ko naman. Na gusto ko lang, ito yung chance ko siguro para ipaliwanag ko sila sa kanila yung pangyayari, which is, guys, gusto man namin magkasama ni Mikey, pero ang industriya ang nagdidikta ng aming gagawin. Management, at huwag ko kayong panginaan or malungkot dahil marami pong pagkakataon na muli kami magkakasama at magkakatrabaho. At ipagdasal lang natin na sana na magkaroon kami ng proyekto ulit together. So, alam naman namin meron, pero hopefully na maging smooth ang deliberation lahat ng magpaplano ng inaayos namin. Yan. Uy, at least naman may ganun. Hindi, tsaka syempre, ano yun, di ba? For individual growth din. Kaya, I'm sure, go na go dyan ng inyong, ano, mga fans. Pero kayong dalawa nga ba ni Mikey, were you able to talk
ng nung nalaman niyo na maghihiwalay kayo ng projects for the meantime? Actually, oo. Napag-usapan namin, Mike, sabi ko parang, kamusta ka? Sabi ko, balita ako, meron kang project ngayon. And gusto ko rin siya i-congratulate dahil sa Pipito. Ayan, sila ni Seth. Na parang, grabe, no? Parang, kailan lang tayo magkatrabaho. May lungkot din sa side namin. Pero, masaya kami sa isa't isa dahil nag-grow naman kami. No, parang may panibagong knowledge kami matututunan sa ibang aktor o sa ibang makakatrabaho namin. Para panibagong opportunity, panibagong blessings na ipinagpapasalamat namin yun na. Okay lang yan, parang meron pa naman another chance sa atin. So, ano na lang, maniwala lang tayo. So, yun, yung pinangawakan namin. Sana magkatrabaho kami ulit kasi gusto rin naman namin magkatrabaho ulit eh. Correct. And I'm sure ang gusto... Ano yan? Sorry. Hindi yan sila. Gusto namin magkatrabaho ulit. Like, tinatry, kung sakaling may mga projects, pinipitch naman namin together isa't isa. Yan, parang ganun. Wow. Nako, I'm sure ang gusto ng mga ano fans niyo, The Lost Recipe Book 2. Kasi bitin na bitin daw sila sa ano... Sa first, ano... Doon sa Lost Recipe mismo, so sana daw may Book 2. So ano bang masasabi mo dyan, Kelvin? Ang specialty naman ni Chef Harvey doon ay sinigang. Hindi na po adobo, sinigang na po. Hindi, sa akin po, kung bibigyan po kami ng chance or opportunity para bigyan ng pangalawang pagkakataon ng The Lost Recipe, eh, syempre, lubos kaming magpapasalamat nun dahil muli kaming magkakasama ng mga katrabaho namin dito. Sorry, nag-sink-in sa akin yung sinigang. Oo nga, kasi yung una, ano, adobo. O at least yung sinigang, iba-ibang luto. So malay natin, mas mahaba. Pag may barto na, di ba? Yes. Yeah. Ito naman, Kelvin. Syempre, on Saturday, bago ka namin mapanood sa, ano, Loving Miss Bridget, meron ka munang, ano, meron ka munang magpakilanman this Saturday, di ba? So, comment na lang. Sorry, tungkol ba saan ang iyong MPK this Saturday? Ang title po ng MPK is Pasaway na Scholar. Ayan. The King Carlos Story. True to life po ito. At ang kasama ko po rito si, walang iba kundi si Miss Rita Avila. Grabe. Mga legit at magagaling na actress ang kasama ko rito. Si Prince Clemente, Sophia Senoron, and directed by Zeg Dulay. Tumatako po yung story kay Kim Carlos kung paano siya naging successful sa pagiging mathematician or pagiging guro. No, legit na guro. So yung struggle ng buhay niya pinakita, which is apektado ako ron kasi relatable ako dun sa mga napagdaanan niya, mga struggles niya, yung mga kasi yung millennials kasi talaga ngayon yung generation natin, actually yun yung dinadanas talaga nila eh. Tapos hindi nakikita ng magulang, which is dun pumapasok yung anxiety and depression sa mga nagdadala ng problema na Which is, kamusta ka na? Yung salitang kamusta ka na, sana maging legit na kamusta ka na, anak? Kasi sobrang halaga nun para sa tao. Nagtatrabaho, nagsisipag para sa buong pamilya. Sobrang laking, ano nun, sobrang laking tulong para mawala yung, mapawi yung pagod mo. Which is, ito yung tinatalakay nung magpakailanman. Na hindi lang naman gusto ipakita yung buhay niya eh, kundi yung mga natutunan niya as a person. Na grabe, believe ako dito kay Kim Carlos sa sobrang dedication niya para sa pamilya niya. Sobrang inaangaan ko kayo, sir. Kung nanonood man po kayo. Sana po ay magustuhan niyo ang pagganap ko sa inyong pagkatao. Ayan. Ayan, sa ngayon, darating na Sabado yan, mga kapuso. September 11, tama. September 11 po yung airing po namin. And directed by Zeg Dulay. Ayan po. Grabe yun, Kelvin. Pagkatapos po yun ang Pipito Manaloto. Uy, yes. Oo nga. So, back to back on Saturday ang Mikel. O, wala nang patayan ng TV. Yun na nga, magkasunod. So, sana supportahan nyo rin ang MPK, guys. Ayan. Maraming salamat.
Uy, sabi nga ni Micaela Quintos Miranda, o di ba Antara, yung pinagsama ang inyong pangalan. Ang lalim ni Kuya Kelvs. Oo nga, Kelvin, ano ba ang mga ano mo? Hindi kasi parang yun nga, based din sa answers mo talaga, parang ang dami mo nung napagdaanan talaga na trials na talagang nagpabuo sa'yo. No? So, saan nga ba nagagaling ang mga ano, yung pagiging inspiring or pagiging inspiration mo, no? Kasi parang, ang ganda talaga ng answers mo, yung parang ang dami mong natutunan sa life, tapos gustong-gusto mo siyang i-impart sa lahat ng nanonood sa'yo at ng fans mo. Eh kasi parang, ano ba yung purpose natin sa, yung real purpose natin dito sa material world? Parang, syempre, to share our knowledge, or yung kung ano man yung pwede natin i-share natin. Kasi, yun naman yung chance natin eh, yun para mas maging better person. Or para mas masaya kasi yung nagsishare. Hindi yung puro tanggap lang tayo, which is mas masaya yung nagsishare. Well, totoo na marami na akong dinanas sa buhay. Hindi ko naman maitatago yun. At yun yung nagturo sa akin, yun yung umubog sa akin kung ano man yung klaseng pagkatao ngayon. Na marami akong pagkukulang sa sarili ko na na-realize ko, and then hindi naman kasi tayo tuturuan ng tama. Yung mali, yung nagtuturo sa atin ng tama. Basta natututo lang tayo sa mga pagkakamali natin. Yun yung magdadala sa atin patungo sa better self natin. Yun. Ganda. Sabi siguro maging friend nito ni Kelvin, no? Laging ano, merong wisdom nga na i-impart sa'yo, tapos parang hindi ka papapagalitan. Parang napaka-understanding mo rin kasi. Parang ganun. Ayan o, sa Zoom nyo nga daw ng inyong mga fans, ang dami mong lessons na sinishare. Nakakatuwa yun nga. So, isisiguro nga talaga yan sa purpose mo. Gusto mong maging purpose, no? Aside sa pag-share ng iyong talent, pati ng iyong wisdom at mga natutunan in life. Oo naman. Wala namang reason para ano pa pag-uusapan nyo. Well, pwede naman tayo mag-usap kulitan, kaya naman. Pero, syempre, masaya rin naman mag-usap ng merong katuturan para sa isa't isa. Like, mag-share kayo ng insights para may panibago kayong ma-adapt and mas maging okay tayo sa susunod pang mga araw. Parang gano'n, masaya siya eh. Parang bagong energy, bagong pangahawakan mo. Ang daming perspective, mas maraming insights at mapasok sa'yo. So, masaya lang makapagpalitan ng perspective kasi ang dami niyang hatid sa'yo. Parang regalo mo na sa sarili mo yung pagtanggap mo ng perspective ng ibang tao. Huwag mo ng kontra yan. Parang ganun. Totoo yan. Ganda. Naku, mamaya, mas marami pa tayong advice na maririnig from Kelvin kasi abangan niyo yung segment namin na yan. Pero before that, gusto ko lang itanong siya, po aside from Mikey, na ma-reunite kayo, sino pa ba yung mga gusto maka-work ni Kelvin sa kanyang mga future shows? Lalo na ngayon, syempre, ikaw, kanina nga, wala pa, hindi pa tayo nagsastart. May nag-comment na dito, nawala. O basta sabi niya, parang ikaw daw ang future na Alden Richards or the next Alden of GMA. Grabe, may ganon. So, and yun na nga, sunod naman din talaga lahat ng projects mo, and I'm sure mas magaganda pa yung dadating. So, sa mga yun, sino pa yung mga gusto mong maka-work? Sa akin naman, parang panggagalingan ko ulit yung sinabi ko kanina, ayoko ng comparison. Which is, kung sino man po yung ibigay sa akin na makakatambal ko, tinatanggap ko ng buong puso, pinaghahandaan ko, and inaalagaan ko naman mabuti. So, kung sino po yung ibigay nila para sa akin, willing po ako. Nandito lang po at hindi po taas kamay lang po ako. Bukas ang aking mga kamay para yung makap sa ibibigay nila sa akin. Yes, naman. Pero sa mga veterans, like, meron ka bang dream na maka-work na hindi mo pa nakakasama? As in, sila Drick Gina Alahar, Miss Elizabeth Oropesa, si Bembol Rocco, marami, sobrang daming here. Si Lucero, gusto ko rin mga trabaho. Miss Jacqueline. Ayan, syempre, gusto ko rin mga trabaho. Sila ko, Ding Dong, sila Ate Marian, which is hindi kasi natuloy yung amin. So, may chance pa. Baka mas maganda, mas okay na story. Well, okay naman yung story namin, pero kasi hindi siya siguro para sa amin talaga, kaya nawala siya, no? Due to pandemic, yun lang talaga yung reason, ba't di natuloy. Sino pa ba?
si veteran. Yeah, may naisip ka pa ba? Sobrang sila Kuya Mark. Ang dami. Sobrang dami ko pong gustong explore pa. Actually, lahat. Gusto ko talaga ma-explore. Gusto ko makatrabaho. Yun nga po. Ayan, may nagsabi yun. Hindi kasi, di ba, first day yung supposed na project mo. Pero yun nga, God had better plans for you. Di ba, sabi nga nito, TLR is for you kasi, sabi ni Jennifer Hosson. Di ba, yun na naging magandang ano nun, yung mag-hype na odlot yung wish mo sana na maka-work si Ms. Marian Rivera. Merong ibang isang kapalit na napakaganda din. So yun, nakakatuwa. Yun na nga, kapag may nagsasaradong pintuan, may magbubukas na panibagong pintuan. Diba? Totoo yun. Yes. Nako, ang dami na impart sa atin ni Kelvin na lessons. Pero ito, isa to sa mga pinakamahalagang for sure, na mai-impart mo dahil kanina na pag-usapan natin off-cam, no? Pero ito, syempre, para maano ng Pepsters. Ano, ang iyong voters registration malapit na Kelvin? Yun na nga, kasi naka-schedule na kami para magpa-schedule, pero hindi natuloy. Kasi nga, nag-taping po kami, swab and quarantine. So, nawala yung chance namin to register. Pero, magsiset ulit kami para magpa-register. Kasi, ito yung chance natin para bumoses. Kumbaga, ito yung chance natin para pumili kung sino man yung dapat ihalal natin. Na dapat nating pag-isipan at pakiramdaman mabuti kung sila ba talaga yung tama para dun sa pwesto na yun. Hindi lang porket sikat, hindi lang porket mayaman, hindi lang porket kilala. Yun ang iluluklok natin. Bigay natin yung sarili natin dun sa taong karapat dapat. Yun. Correct. Uy, ang ganda. Hindi, tsaka syempre, no, magandang marinigyan ng fans mo. Dahil mostly yung fans mo, I'm sure yung mga Gen Z na pasok na sa ano. Sa age, oh, na pwede nang vumote, at syempre yung mga young millennials, di ba? So, yan. Uy, sana kayo ay ma-encourage. Ikaw, Kelvin, ano ang iyong, encouraging words for them to finally, register na? Ayan, guys. Gusto ko lang kayong sabihin na magpa-register na kayo kasi tayo yung solusyon sa mga nangyayaring problema dito sa bansa natin. Tulungan natin yung mga sarili natin kasi hanggat hindi sa atin nagsisimula, walang mangyayaring pagbabago. So, pa-register na kayo, guys, and bumoto ng tama. Pag-isipan nyo. And, guys, magpa-vaccine na din kayo para yes, maging safe tayong lahat. Kasi pinaka-importante sa yan, boto and pag-vaccine natin para maging better na yung ginagalawan natin. Greg, ayan, nako, kaya nga, it's our turn to vote. So, samantalahin na natin, i-push na natin. Nandalayin natin yung chance natin, oo. Karapatan natin bumoto kung sino yung dapat nating iboto. Greg. Ayan, okay, o yun na, ayan, kasama yan sa Siya sabi niya, deep talks na to. Parang may mas ilalalim pa yata ito kasi meron kaming next segment para sa iyo, Kelvin, na pag-usapan na natin yung pagbibigay ng advice, di ba? So, ito na, para sa ating next segment, ito ang tinatawag nating The Bro Code. Yun, bro code siya kasi mayroon akong 5 questions dito na 5 situations or questions na paano kung mangyari ito sa bro mo, ano ang ibibigay mo or sa friend mo, no? Ano ang ibibigay mong advice sa kanya or paano sa point of view mo, paano ba itinitake ng mga boys? Kasi syempre mostly yung mga babae yun ang mga na sila nakakapag-share, di ba? So ito naman, it's your turn para kumaga matignan natin paano nga ba itinitake ng mga boys naman yung mga ganitong sitwasyon sa buhay nila. So, Kelvin, game ka na ba sa ating Game na. Second segment. Okay. Sige ba, offer. Sige bumalik. Welcome ka na lang pag di mo time. Charot. Or next question. Nemadali lang yan. Ito naman, mostly hypothetical. Pero syempre kung may masashare ka na parang galing sa personal point of view mo talaga, edi mas buong. Yes. Okay. First question. What will you do kung na-friendzone or na-reject ka ng babaeng gusto mo? So, nangyari na ba sa'yo yan, Kelvin? At ano ang ginawa ni Kelvin? Siyempre, sino ba naman tayo, di ba? Meron din tayong rejections, no? Well, masakit. Pero, everything happens for a reason. Yun lagi yung pinangahawakan. Na,
baka hindi kayo para sa isa't isa, or baka hindi pa ito yung chance. Bigyan mo yung sarili mo palagi ng tatlong pagkakataon sa lahat ng bagay para patunayan kung para sa'yo talaga yung bagay na gusto mo. Pero kung pangatlong beses mo na siyang inulit, pero binigay mo lahat ng buong puso mo at hindi mo siya nakuha, baka hindi talaga siya para sa'yo. Or hindi pa tama ang oras para makuha mo siya. Baka yung rejection kasi minsan preparation siya para mas maging better ka, mas maging ready ka, mas maging strong ka para tumanggap pa ng mga mas malalaking rejections. Kasi kasama sa buhay natin yung rejections. Hindi mo yun maihihiwalay. So, para sa akin, for me, it's natural na ma-reject tayo. Accept lang natin, i-take lang natin as a positive. Kasi yun yung mag-guide sa atin para tumanggap pa ng mas malaking rejections. Hindi lang naman to sa pag-ibig eh. In general, in real life, maraming rejections ang nangyayari sa atin. So, okay lang yan, guys. Everything happens for a reason. Tika nga. Yan. O, sabi ni Maria Lorraine Garcia, ipag-pray daw ang the one. Diba? Ayan. Nangyari na ba siya sa... Ay, yun na nga. Nasagot mo na kanina nangyari na siya sa'yo. So, ganyan mo rin, Dinil. Yung nangyari siya sa'yo. Nangyari siya sa akin. Parang, syempre, nangyari siya sa akin before. Hindi pa nagsising in sa akin lahat ng mga experiences ko na parang darating at darating tayo sa episode natin na uupo tayo, kailangan natin ng katahimikan at namnamin yung mga sandali na yon para mag-reflect and i-reconnect tayo sa world na ginagalawan natin, which is sa sarili natin, at maitama ulit yung path natin at hindi tayo maligaw. So, bigyan nyo sa sarili nyo, guys. Huwag kayo magmadali. At tanggapin nyo lang yung sakit. Kasi, yun talaga yun eh. Hindi na tayo makakawala dun. Kahit saan tayo dumaan, yan yung journey natin, papunta sa destination. So, kahit maligaw-ligaw ka, accept it. Kasi part siya ng journey mo. Basta, alam mo kung saan ka dumaan, alam mo saan ka naglalakad, hindi ka maliligaw. Tama yung ginagawa mo. Yes. Galing, may input din ng ating pepsters at mga fans. Sabi nga ni Official Mikel Worldwide, learn to accept. O, diba? Agree sa'yo ang mga Mikel fans. Okay! Next, eto Kelvin. Hindi mo gusto ang girlfriend ng bro mo. Sasabihin mo ba? And if yes, how will you say it? Or how will you tell him na mo type? Hindi ko siya type. What do you mean? Parang hindi mo siya gusto for him. Parang gano'n. Ah, for him. May nakita kang something na, medyo tagilid. Parang kasi, for me, parang hindi ako yung tao para mag-decide nung bagay na yon para sa kanya. Pero bibigyan ko siya ng insights. Bro, ganito, ganyan. Positive and negative. Dalawang situation, bibigay ko sa'yo. Pero kasi yan, bibigyan lang ito ng choices. Nandito lang ako to help you, to guide you. But hindi ako nandito para ako yung mag-decision for you. So, ganito, ganyan. Kung nasa sa'yo yan, tol, kung tatanggapin mo yung sinabi ko or hindi. So parang hindi ko masasagot yung tanong na kung paano ko sasabihin hindi ko gusto yung girlfriend mo. Sabihin ko, bro, di ko siya gusto. Pero may explanation ako. Yun nga, yung negative, yung positive, ilalagay ko sa situation sa pag-uusap namin. And then doon na kami mag-start mag-discussion. Like, bakit paano nag-start yung ganito? Okay. So parang hanggang sa matakal namin, ganoon namin dinideal yung usapan. Parang hindi agad sa, bro, iwan mo na yan, bro. Dami namang dyan eh. Which is yung nagiging ganong mentalidad ng karamihan. Hindi naman din ako ipokrito, pero yun yung kamalian ko noon eh. Na parang na-realize ko na bakit ko ba ginagam? Marami naman dyan. Marami namang ganito dyan. Hindi yun eh. Parang, bigyan mo ng chance, sabi ko nga, bigyan mo ng chance yung sarili mo. Bigyan mo ng tatlong chance yung sarili mo para sa mga pagkakamalit. Para yun yung magatid sa'yo sa tamang path, sa tamang way. Pero ito, Kelvin, hindi naman kahit tungkol dito sa tanong na to, pero are you the type ba na real talk agad? Yung kumbaga, pinakita ka ng something wrong? Oo naman, hindi ako mapapakali. Parang, pero
in a nice way ko naman siguro gagawin, parang mas personal. Parang, okay, tol, hindi ko na talaga matisip, pero parang may napapansin kasi akong ganito, ganyan. Pero, so, don't get me wrong, parang, baka sa akin lang to, or hindi naman siya sa ganyan, or sa ibang tao, baka ako lang, perspective ko lang to. So, don't get me wrong, gusto ko lang i-open up sa iyo yung naramdaman ko. Baka kasi, na-feel mo na rin to, kailangan lang may magsabi sa'yo para mas maliwanagan ka or mas maging malinaw sa yung bagay. Para, okay, share ko sa'yo, pero okay lang ba? Parang gano'n. Pranka, pero syempre pinapakiramdaman ko rin naman yung timing ko kung baka mamaya hindi siya ready tumanggap ngayon ng pag-real talk mo, edi nag-clash sa'yo. Kahit yung nicest way mo siya sabihin, once na hindi siya ready, hindi talaga mag-work. Oo. Kahit na, friends, sobrang lalim na ng pinagsamahan nyo, sasama at sasama yung loob yun sa'yo. Totoo yun. Which is, okay, mapapatawad ka niya, pero masakit din sa pakiramdam ko na makasakit ako. So parang, okay, papakiramdaman ko muna siya. Bro, may sasabihin na ako sa'yo. Okay lang ba? So, iaano mo muna siya, parang i-ready mo muna. Papakiramdam mo muna siya sa mga sinasabi mo. Hanggang sa, mararamdaman mo kasi sa taong kausap mo, lalo sa personal, mag-personal kayo, body language niya, galaw ng mata niya, yung pag-react niya sa'yo. So mararamdaman mo siya in a way na, ano ba, ready na, okay sabihin ko sa kanya to. Open siya to accept. Okay, so dun na kami mag-start. Okay. Pero negative kaming mapagtatalunan just to discuss everything's happened. Yun lang. Pagin yung ano, ang ganda na I mean, kahit wala na itong 5 questions. Sorry, hindi. Kasi syempre, yun ang mahalaga kung paano mo i-gauge yung kausap mo, di ba? Dahil kung yun nga, kung tagilid, edi patay na. Yun lang. Yun yung usually na nagiging problema na misunderstanding. Na parang, kasi, walang masama maging prangka, mga kapepsters, mga kapuso. Nasa sa atin kung paano natin titimplahin sa taong kausap natin. Kung paano natin bibitawan, kung paano natin i-open up. Kasi, kaya nga meron tayong level of emotions or level of, paano ko ba siya explain? Ang hirap, pero may mga leveling yan na parang hanggang dito muna. Kasi hindi pa siya ready. Hindi porket prangka ka, ipaprank, i-ano mo na siya, idiretso mo na siya, which is, sa'yo rin gagawin, masakit din yun. Lagi natin isipin na isuot yung sapatos ng iba para ma-feel natin yung kung ano yung ma-feel nila, yung may isip nila. Parang, di ba, huwag lang yung sarili mo, yung emotion mo, intindihin mo rin sila, parang ganun. Yeah, words of wisdom from Kelvin Miranda. Sabi nga ng mga pepsters, ang dami nating natututunan tonight. Number 2 pa lang yan. Ito number 3 naman. Medyo on the fun side, para to sa mga boys na nagli-listen. What's the best pickup line or the move for you to get their attention? Yung babae na gusto mo. Pickup line? Kung Kelvin, paano yan? Kung si Kelvin yung gagawa ng ganyan, paano ba kunin ni Kelvin ang attention ng babaeng gusto niya? Usually kasi yung mga pickup lines ko parang improv na eh. Nangyayari siya biglaan. Parang hindi. Kung gusto mo talaga yung bagay or gusto mo talaga yung tao, parang natural na siyang darating na hindi mo na mag-iisip or mag-search ka pa ng pickup lines. Parang, parang, parang gusto kasi magpa-membership sa pwede mo ba ako samahan sa sa grocery? Scenario lang. Pwede mo ba ako samahan sa grocery? Pwede naman. Oo nga, magpapa-member kasi ako doon, kaya lang medyo mahal. Pwede ka rin magpa-member. Pwede ka magpa-member, libre lang, sabi ko. Pero mapapamahal ka. Okay, nako. Gusto mo magpa-member. Oo. Oh, gusto mo magpa-member sa Miranda family? Kasi... Grabe! Yung pala yun! Ayan, walang bayad, pero mapapamahal ka. Ang ganun. May mga nangyayaring ganun. Ang ganda nun, Oo nga, one of the Pero ano yan? Kumbaga spontaneous or impromptu nangyari yun. Depende siya sa sitwasyon. Yun, nangyayari.
Oh, si Jennifer Hawson kinilig na. Pati ang Mikkel Worldwide, oh, di ba? Oo nga, yung pala yun. Kaya pala mapapamahal. Yeah, libre. Libre lang yung membership, pero mapapamahal ka. Teka, saan yan? Miranda Family. Ay! Pero yun the move. Kumbaga ito, hindi na, wala na out of bounds sa ano, pick-up line. Kumbaga ano yung the move ni Kevin, ni Kelvin. Diba yan, matawala yung L? Yun. Oh, so parang ako, nagpapakatotoo lang ako. Yun lang yung move ko palagi na pinapakita ko lang yung sarili ko sa tao. Which is, kung ayaw niya sa akin, okay lang din naman. Nandito pa rin naman ako, or relationship or friendship, okay lang sa akin. So, basta nagpapakatotoo ako. Kasi, ang hirap ng marami kang sasabihin na hindi totoo. Lagi mong iisipin at babagabagin ka gabi-gabi o araw-araw na, tama ba yung sinabi ko? Yun ba yung sinabi ko noong nakaraan? Ayun ba yung stress ka lang eh? Parang, di ba? Just be yourself. Yun lang. Yun lang yung move ko lagi. Meron kasi mag... Kung kasi yung to get their attention, parang nagpe-please ka na eh. So, but hindi ka na lang maging ikaw kung magustuhan ka nila or hindi? Parang wag nating isipin na mag-beg tayo ng attention sa ibang tao. So, ang isipin natin is pahalagahan yung nararamdaman nila and magpakatotoo lang tayo palagi. Yun yung pinaka-move ko siguro to get their attention. Pero naturally na nung nangyayari yun eh. Parang hindi ko siya pinaplano, hindi ko siya iniisip. Pero gusto, mahal ko lang talagang magpakatotoo sa mga tao. Yun. Yes. Eh, mas maganda naman talaga yun kasi you show something that you're not. Diba? Tapos kung makakaalaman na, ay, ano ba yan? It's a fake. Yes. Exactly. Exactly. Ayan. Okay, oh, ito naman number four. Ito medyo parang feeling ko mahirap. How do you turn down someone na hindi mo gusto? So ito, ano na to, syempre nagpakita ng motibo sa'yo ang feeling, ano, talagang type ka, ganyan. Pero, hindi mo siya type. I'm sure, Kelvin, nangyari na sa'yo to. Charing. Wait lang. Tumuli ako. Napainom? Napainom ba ng tubig? Charot. O, oh, diba? Hindi, o, oh, sige, wag na lang based on experience. Kumbaga, ano. Okay. Ito, ito. Okay. Abiso na lang. Ganun. Kama na hindi mo gusto. Hmm. Okay, hindi ako magpapaka-general dito. Sige, pag meron akong taong hindi gusto, sasabihin ko naman yung totoo. Hindi naman ako, well, parang, ayoko eh, parang, pipilitin ko pa kasi maglokohan tayo. Stop na natin to. Or, wag na natin lokohin yung isa't isa kasi wala naman tayo ibang niloloko kundi yung mga sarili natin. Kumbaga, okay, explain ko sa'yo, ito yung, wala nang reason eh, parang hindi lang siguro para sa'yo, or hindi lang ako para sa'yo, or hindi ka lang para sa akin. At baka hindi tayo nagkakaintindihan pagdating sa mga perspective, yung mga pananaw sa buhay, kasi yun yung usually na nagiging base na mga karamihan ngayon. Yes. Kaya nagkakaroon ng barrier. Hindi gusto, hindi gusto. Para sa akin kasi, kung hindi ko naramdaman na pagkakasundo tayo, dun pa lang, alam ko na ako nasaan ako eh. Totoo yun. So, sabihin ko lang, okay, usually nga hindi na nagiging topic or napag-uusapan. Just, ano na lang, nangyayari na lang siya ng kusa. Okay, friends tayo. Ayun, friends tayo. Ito na yun, alam nyo na agad. Yun na yung, sa akin lang to ah, ewan ko sa iba. Parang, okay, friends tayo. Ay, pwede pa, pwede tayong maging blank. Diba? Ang dami. So, kayo yung, ano nun eh, bubuno nun. Depende rin sa inyo yung mga blanko na yun, mga tanong nyo sa sarili nyo. Pero kung may hindi kayo gusto, sabihin nyo. Kung may gusto kayo, sabihin nyo. Yun nga, babalik ulit ako dun sa magpakatotoo lang kayo kasi walang masamang magpakatotoo. Diba? Ano bang gusto mo? Sampalin ka ng katotohanan o mahalin ka ng kasinungalingan? Yun lang yung laging itanong sa sarili mo. Diba? Parang, mas gusto ko nang sampalin ako ng katotohanan. At least nagising ako sa realidad. Okay, ganito pala talaga. Kesa yung, sige,
pipilitin mo yung sarili mo na gustuhin mo yung bagay na hindi mo naman talaga gusto. Ay no, sino masasaktan? Nakasakit ka na, nasaktan mo pa yung sarili mo, naapektuhan ka pa emotionally, mentally, physically. Diba? Ang daming magiging sabit. So, just be yourself. Totoo lang tayo lagi, guys. Doon lang lagi tayo sa totoo. Sabihin mo, hindi mo gusto. At least, hanggat maaga, simula pa lang, nasabi mo na. Alam na. Correct. Yan. Galing ni Kelvin, no, guys? Grabe. Dami ko natutunan sa gabing ito. Number 4 pa lang yan. Kung iisipin mo yung mararamdaman niya, pero pepekein mo naman na gusto mo siya, nasan yung ano doon? Nasan yung pagpapahalaga mo sa nararamdaman niya? Di ba? Kung talaga pinapahalaga mo yung nararamdaman niya, sabihin mo na yung totoo, tol, or hello, hindi ko talaga gusto eh. Sorry, baka hindi lang for me. Baka mayroon tao mas makakatanggap ng effort or ano mo. So, try mo lang. Deserve mo yun. Siguro hindi ako yung taong, well, na-appreciate ko, pero baka hindi ako yung para sa effort mo. Kasi, sayang oras mo, masasaktan lang tayo para kung pipilitin ko, di ba? Tinry ko naman bigyan ng chance, pero hindi siya talaga, hindi ko talaga siya na-feel or mahirap explain eh. Pero ganun ko lang siya i-turn down. Parang yan. Ganda ng quote mo na yan, Kelvin, ha? Sampaling ka ng katotohanan or mahalin ka ng kasinungalingan? O, di ba? Yeah. Pwede ng tagline sa next soap mo. Chay. Hindi, pero ganda nun. Ganda nun. O, may quotable quotes po tayo tonight. Ang dami yan, di lang yan. Balikan natin to, grabe. Okay. O yun, take it from Kelvin, guys. O ito na last question. Ito, feeling ko maraming makakarelate. Ito, medyo chill na lang naman ito. How does a guy make the most out of being single? So ito, paano natin sa mga single? Wala nang masyadong problema sa love life dahil ini-enjoy ang pagiging single. Ikaw ba, Kelvin, nandito ka ba sa category na to? Oo naman. Kasi pag in relationship ka, well, kung kaya mo balansehin, good. Pero kung mas priority mo is yung goal mo, yung mga pangarap mo, mas payo ko lang enjoy mo yung mag-isa ka. Kasi pag naapektuhan ka, nabutasan ka ng emosyon mo, dire-diretso na yan at ihilahin ka na yan pababa. So, kung ganun kang klase na tao na hindi mo kayang pagsabay ng dalawang or hindi mo kaya mag-multitask in general, mag-focus ka muna sa isa. Pagkatapos mo yung isa, at alam mong kaya, nararamdaman mo na sa sarili mong kaya mong magdagdag pa ng isa ng tatanggapin mo or i-handle mo, okay sa'yo yun. Okay sa'yo yun. Pero depende, iba-iba kung paano natin i-handle yung situation. Pero ako, as a single, mas gusto ko maging single kasi nag-focus ako sa craft and sa mga pangarap ko ngayon. Ayoko munang disturbuhin yung katahimikan ng mundo ko or pagiging masaya ko sa pagiging single ko. Yes. Ay, ang ganda. Ayoko muna masaktan. Hindi pa ako ready. And guys, wag kayong magmamahal ng hindi pa kayo ready. Okay? So usually, para makamove on tayo, wait, tanggapin ko siya sa buhay ko. Mali yun. Huwag tayong tatanggap ng bagong tao sa buhay natin para lang sa pansarili natin kaligtasan. Kumbaga, rebound kung tawagin. Masakit yun. Mm-hmm. Masakit okay. Mag-rebound. Stay single. Kung hindi ka pa ready, be happy. Yun. Oh, that's from Kelvin. Ano yan? Kung hindi ka pa, ano yan? Stay single kung hindi ka pa ready. Be happy. Yun ang pinakamahalaga doon. Correct. Ang galing-galing ni Kelvin, no? Grabe, parang ano, busog na busog tayo tonight. Naka-dinner na tayo ng dami ng ano, wisdom. Grabe. Ang tagal natin hindi nag-usap. Grabe. Ang tagal din natin hindi nakapagkwentuhan. So parang, ang dami ko rin realizations in the past few months. Days. Ang dami. Sobrang na-input na to. Thank you sa opportunity na binigyan mo sa akin na pep live na share ko yung thoughts ko. Masaya ako na nag-share. Like, my interviews, ganyan. Sobrang saya ako. Ako, dapat pala ikaw ang madalas sa aming guest. O, di bali naman, every time naman na ikaw ay may proyekto, talaga naman magda-drop by ka dito.
Ganito ulit, hanap tayo ng ano, ibang questions naman, no, nahihingan ng advice. Uy, pero Kelvin, syempre, hindi ka namin ma-hot seat ngayong gabi, no, dahil kailangan talaga kung pagka nasa pep ka, ay dadaan ka dito sa aming next segment. But before that, syempre salamat sa lahat ng ano, no, binigay mo sa aming words of wisdom dun sa limang questions, and I'm sure ang dami-daming natutunan na ating ano, pepsers ngayon. Pero ito naman, mas makikilala ka nila at mas matututunan nila kung paano nga ba si Kelvin pag ano naman, iba-iba naman itong mga sitwasyon na to at medyo mas fun or naughty ng konti. At ito ang Pep Challenge! Okay, ang Pep Challenge ni Kelvin ngayon ay syempre ang favorite natin, ang guilty or not guilty. O diba, talagang namamaril yung ano, yung bumper namin. So, medyo alam mo na kung ano ang haharapin mo. Hindi naman, madali lang to. Feeling ko naman kaya-kaya mo to, no? Bilang sa mga na-share mo kanina, CCO na lang ito. So, 5 questions, sasabihin mo na kung ikaw ay guilty or hindi guilty. At syempre, pwede mo namang i-justify ang iyong answers, no? Kung bakit yun ang iyong sagot. Wala namang ano dito, tama at mali. Charing. Okay, first question, Kelvin. Cheated on an exam. O, nandito pa na tayo sa madali. Guilty. Guilty. Naho. May times kasi na hindi ako napag-review. It's parang dalawa lang naman. Ah. In fairness, eh, bilang mo ha, kung kailan ha, kung ilang beses. Guilty. Mm-hmm. Hindi ka naman nahuli. Ayun ko mag-fight ako ito eh. May mga kaklase ako nanonood dyan o. Ay, ayun na. So hindi ka makakapagsinungaling. Shout out kay, hindi rin, ayoko rin naman magsinungaling. Well, nag-cheat talaga sa exam. And shout out kay Anya Romquillo na nasa Dubai ngayon. Shout out din kay Sofia Cruz. Ayan, mga kaklase at kababata ko yung mga yan. Hello guys. Nako, ayan, merong ano, ang tawag dito, merong lie detector kung sakali. Sorry. Okay! Next question, ito. Had a crush with someone older than you. Parang ano lang, alam, loving Miss Bridget. Oo naman. Actually, mas prefer ko talaga para sa akin is yung older. Para, hindi ko naman sa Gina judge yung age ng ano, pero parang, mas komportable lang ako. Wala, pero, okay, basta, nagka-crush ako sa, yes. Matalanda sa akin. Mm-hmm. Pero crush lang naman, hindi man umabot sa ibang level, gano'n. Well, change topic. Okay, gets na. Yun na yung answer. Sige. Mm. Pero hindi, gets ko naman. Hindi kasi nga yun nga, may nagsasabi dito kanina, I forgot kung sino, pero sabi niya, mas matanda pa daw siya sa'yo, pero sobrang dami mo nang na-impart na wisdom sa kanya. So parang baka naman nga, yun din talaga yung level na hinahanap or kailangan. Parang gano'n. Feeling ko siguro ano ako 22 years old ngayon pero nakakulong sa akin is mas matanda pa. Well, so, wala na mo makakaano. Diba? Yun. Sa dami ng nasabi mo. Okay, itong next. Nako, ito na. Try to court a workmate. Try to court lang naman. Sinubukan lang naman legal sa workmate. Guilty. Hmm. Tinry ka lang. Tinry lang. Pero hindi umabot sa mismong ligawan portion. Wait. Hindi naman. Inisip. Ay, okay. Naku, sino kaya yun? I-reveal yun ba? Ng mga ano? Alam ba ng mga fancy Kelvin? Hindi na lang. Clue na lang. Parang, paano mo siya nakasama? Paano mo siya naging workmate? Hindi ko talaga siya ma-share ng clue kasi pag nagkulo ko, wala na. Alam na nila. Oo. Okay. O sige, saan mo na lang nakasama? Sa TV o sa pelikula? O yun na, medyo vague na yun. Stress si Kelvin. Sige, nakahawag na. Para yan na lang. Okay. Sige. Nako, ayan na. Showbiz ba yan? Oo. Showbiz, no? Kasi workmate. Or pwede namang malay mo kung behind the scenes pala. Showbiz pa rin naman yun.
Okay. O sige na, baka maano, ma-stress si Kelvin. Natahimik na. Okay, eto. Got rejected after a first date. Oh. Guilty. In fairness kay Kelvin, may nagre-reject pa rin sa kanya. Charing. Pero, ayun na lang. Siguro kasama dyan sa bro code. Paano mo dinil yan nung nireject or dined baka na after nyo mag-date ng isang beses? Wala. Except the fact na di kayo nag-work. Yun lang. Tapos yung siya. Okay na yan. Sige. Okay, itong last. Broke up with someone through text. So nakipagpating naman si Kelvin sa text. Not guilty. Not guilty. Kasi, siyempre, niligawan mo sila ng personal. Ako kasi tipo ng tao na gusto ko personal lahat ng bagay. Parang, mahirap through social media, through text. Gusto ko talagang physical. Kung ligawan mo siya. Ligawan mo siya sa bahay nila or personal, wag sa through text or message. So, kung makipag-break ka, break, makipag-usap ka ng maayos. Kung gusto mong tapusin, tuldukan mo. Huwag mong iwan ng quit kung hindi ka, pa tapos. Kasi mag-expect yung tao eh. Masakit yung expectation. Kumbaga, hindi cheating yung mas masakit sa relationship. Expectation. Yun yung pinakamasakit sa isang relationship. Expectation. So, kung gusto mo tapusin, sinabi ko nga sa inyo, tapusin nyo, tuldoan mo. Kahit meron pantandang padamdam yan, at least nasabi mo yung katotohanan. Correct. Huwag lang quit kasi meron pang kasunod yun eh. Yeah. Okay. Di patapos. Nako, may nakikipag-break pa ba sa text ngayon? Diyos ko po, no? Meron ng video call. Pwede mo naman ang tawagan. Di cheating yung masakit sa relationship. Expectation. Ay, ganda ng Kelvin. Talaga marami kang nai-impart na quotable quotes tonight. Meron naman, masakit din naman yung cheating, no? Pero mas masakit yung expectations. Sobra. Kasi yung naglalagay sa atin sa pag-iisip, anxiety, depression, which is, ano ba, parang lagi kang nanguhula kung nasaan ka, di ba, nag-expect ka, na hindi sinasabi sa'yo kung ano yung dapat mong tuldukan, nag-expect ka palagi, masakit yun eh. But nag-cheat ka, okay, tatanggapin mo pa ba yung partner mo na nag-cheat sa'yo? Yes or no? Yes, dot. Tapos, o tatanggapin mo. Pero hindi mo na kailangan balikan yun. Pwede mo na siyang patawarin. Mahirap yun in a way na syempre emotionally, ano yun eh, pasok ka sa emotion mo, mentally pasok din yun eh. Diba? Pero, expectation, diba? Hindi pa nga nangyayari, nasasaktan ka na eh. Ano pa kaya kung nangyari siya, mas masakit. Kasi in-expect mo na, nangyari pa, pagdadaanan mo pa. Diba? Parang, mas ano yung expectation. So, isipan niyo mabuti. Hindi ako na-gets ko na. Hindi, totoo. Totoo yun. Parang either it will ano, no, make you or break you talaga. Yes. Na. Talaga. Yes, ano lang. Tsaka di lang sa relationship, kahit sa ano, di ba? Sa ibang aspeto. In general, ibang aspeto, tuldukan mo kung gusto mo. Kung hindi, lagi pag-usapan. Kasi, nandun yung solution eh. Nandun yung susi para magkaintindihan kayo. Pag-usapan lahat na nangyayari. Yes or no. Kung gusto ipagpatuloy o hindi. Yun, diba? Mahirap kasi umasa sa wala. Totoo naman yun. Yeah. Sabi nga dito sa ano, comments. Correct. Parang na-experience kahit sabihin natin, papaalalahanan natin yung sarili natin na hindi na ako mag-expect. Hindi na ako magde-demand. Pero, kalokohan yun eh. Pag nagmahal ka, pasok doon yung expectations. Part yun ng obligation mo as kusa siya nangyayari. Kalokohan na sinong tao hindi nag-expect pero nagmamahal ka ng totoo? Sino?
walang sasagot ng wala. Lahat tayo nag-expect. In general, kahit sa trabaho natin, sa mga ta, di ba? Lahat tayo nag-expect. So, kailangan talaga mapag-usapan. Importante yun. Ganda ng usapan natin. Wait, parang sobrang solid nitong gabi na to. Actually, na-happy din ako. Alam mo, lalo na doon sa bro code na part, inisip ko pa kung ito na nga kaya yung magandang ano, second segment. Alam mo, nasa ano siya? Nasa tamang tao. Salamat naman. Kasi first time namin ulit yun ginawa. Last time na may paganyan, parang ano pa, personal pa nga, face-to-face pa yung huling nag-live. Oh, so, nice. Thank you sa chance. Yeah. So, salamat, Kelvin. No? Ang ganda nang na-share. Ang ganda din nung parang ano, name yun ang segment na yun dito sa Pep Live. Masyadong ano, yeah, ang tawag yeah dito. Naibigay naman. So, medyo ang standard natin sa mga magbibigay ng advice. Mahirap sundan to, ha? Charing. Pero, pwede ba? Ayun yung comparison. Wag. Wag. Yan. Ayaw ni Kelvin nga. Para yan ang comparison. Pero hindi, ang ganda. Super salamat sa lahat ng na-impart mo. And even kahit hindi, kahit outside that segment, ang dami-dami mo nang na-share sa amin na napaka, ano, naganda. Certified love coach ka na daw, sabi ni Elisa Victorio. Wow, sabi. Meron, kailangan ba talaga may label? Galing. Ayun. Galing. Ano, galing. Ako, pwede ka na nga ako maging professor, sabi ni Alisa Balmose. Pwede ako. Anong subject ba tayo? May cup pala. May hat pala. Ako, ayan. Uy, Kelvin, super salamat. Because ang dami namin natutunan tonight. Hindi lang sa'yo personally, pero pati sa mga ano mo, pagtingin at perspective mo sa mga bagay-bagay at na-share mo yan sa amin. So, dahil dyan, ito namang mga natutunan ko, eh, galing din naman to sa lahat ng taong nakasalamuha ko. Yes. Combination ng perspective and experiences namin. So, lahat tayo, kahit even now, right now, is meron na naman akong insights na tututunan. Base sa mga reaction sa pagtanggap niyo, sa pag-agree niyo, no? Salamat din sa appreciation. Yeah. Oh, yan. O, syempre, ano na, imbitahan mo na ang ating Pepsters, ang iyong mga fans, ang ating mga, ano, nanonood tonight, no? To watch yung mga ganap mo starting this Saturday. Madami eh. Ayun, yun. Mga ka-Pepsters, mga ka-puso, Kelvin Nation, Kelvin Warriors, Mikel Worldwide, Mikel Nation, Kelty Lovers, ayan. Kahit pa sa mga walang label dyan, mahal ko kayo, okay? Gusto ko kayong anyayahan na panoorin nyo po ang sa darating po na Sabado, ang magpailanman, ang title po is Pasaway na Scholar, The Kim Carlos Story. And kasama ko po dyan si Miss Rita Avila, Prince Clemente, Sophia Senoron, directed by Zig Dulay. Talaga namang napagandang episode po na ihahandog ng magpakailanman sa darating po na Sabado. Kaya po, inaanyahan ko po kayong panoorin after po ito ng Pipito. Ayan. And this coming, next week po, Monday, Loving Miss Bridget, worldwide, ano na po kami, airing na po kami. Kaya naman, iniimbitahan ko kayong suportahan at antabayanan nyo ang mga susunod na mga istorya na ipapalabas namin. Yan, kaya maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng suporta nyo. And sa mainit na pagtanggap sa akin ngayong gabi dito sa Peps Life, grabe, nag-enjoy ako. GMP, nag-enjoy ako sobra. And sa mga nanonood ngayon, maraming salamat sa pakikipagtambay nyo sa akin ngayong gabi. Sana napasaya ko kayo and may na-share ako sa inyo kahit po paano. And thank you talaga sa opportunity. Masaya ako ngayong gabi. Yun. Nako, salamat Kelvin. Kami rin masaya-masaya. At yung sinabi mo may na-share ka kahit pa paano. Parang marami ka naman talaga na-share. Parang hindi naman kahit pa paano yun. Diba? At I'm sure yung ano, Pepstar sana natin yung mga fans ay mag-aagin. And ang bilis, pilot na agad ng ano, Loving Miss Bridget. Yes, Loving Miss Bridget, guys. Monday na po yan. Isama ko si Beauty Gonzalez, Miss Bing Lezaga, Mr. Lloyd Sammartino, Luis Elandi, Pam Prinster, Shanika Arganda, Nikiko, and directed by Adolf Alex. Walang iba. Adolf Alex. Yan. Idol ko yan.
Grabe yung mga directors mo sa Saturday, Direk Zig. Oh, si Direk Zig. The series, Direk Adol. Grabe. Grabe. Blessed ko dahil na ibibigay ako sa mga director na mga mapagmahal sa mga kanilang artista. Sobrang blessed ko. Yun. Kaya maraming salamat, Direk Zig. Maraming salamat, Direk Adol, sa inyong walang sawang paggabay sa akin sa lahat ng eksena natin. Yan. And syempre sa lahat ng pepsters na nanood sa atin tonight, thank you at sinamahan nyo kami. At ako, I'm sure naman nag-benefit kayong lahat. Nakita nyo na si Kelvin, natuto pa kayo sa kanya. At syempre sa lahat na nag-share, nag-send ng virtual gift sa Kumu. Hindi ko na nakita kung sino. Ayan, si user 599-5690 and all the others na nag-send sa atin. Maraming maraming salamat. Pati sa Facebook, sa nag-send ng stars, yan. And sa nag-stay sa atin. At syempre, follow nyo kami sa aming social media accounts na lalabas sa inyong screen. Oo nga, nakakabitin. Totoo yan. Yan, ang aming social media. Mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Just type youtube.com/pepmediabox or search PepTV sa YouTube at mag-visit sa www.pep.ph for your daily dose of showbiz news and updates. Kelvin, your social media in case lang na hindi pa sa'yo nakafollow yes. Sa'yo. Of course, guys. Pwede nyo ako sundan sa I am Kelvin Miranda IG and Kelvin Miranda sa Facebook page ko po and sa YouTube channel ko, guys. Pasensya na talaga ako dahil hindi ko talaga siya makatupag pero pwede nyo ba ako subaybayan? Kung gusto nyo po ako subaybayan, Kelvin Miranda TV. Ayan. Pero pangako naman na makakagawa rin ako. Nag-iipon lang ako ng ideas and concept para naman syempre hindi paulit-ulit ang inyo napapanood. So, ayun, maraming salamat sa inyo, guys. Ayan, loving Miss Bridget. Next week na po yan, September 13, afternoon prime po yan. Maraming salamat. Directed by Adolf Alex. And sa darating po na Sabado, magpakailanman after ng Pipito Manaloto. Directed by Zig Dulay. Yan. Kelvin, thank you and congratulations sa lahat ng iyong ano upcoming projects. Eh, congratulations agad. Di na good luck dahil I'm sure naman ano, maraming mag-enjoy watching you sa Saturday sa magpakailan naman and sa Loving Miss Bridget on Monday. Ayan. And sa Pepsters, nating sumama sa atin tonight. Maraming salamat. Alam ko nakabitan pero Kelvin, syempre, sure naman yan. Nababalik ka pa at mas marami pang ano. Ano kaya ang mga iba pang words yes. of wisdom na ma-share niya sa atin pagdating doon, ano? Thank you, guys. Salamat, Kelvin. Super thank yes. you. And salamat din sa final words. Salamat din sa mga nanood, sa Kelvin Warriors, Kelvin Nations, Kelty Lovers, Miguel